Ayun na, nakahinga na ako, guys. Siguro ito na yung time para magsabi ako. Me and Dari are together again since July, nung namatay si Athena. First video uli natin to together. Mm-hmm. December pa, no? December pa, oo. Wala akong idea kung ano yung mga pinagsasabi mo kanina. Kasi pinaalis ko siya. Sabi ko, Naiyadaw siya kapag ano, kapag nasa kapag ano. Ganyan siya. So sinabi ko na sa kanila na pragi ako. So ayun. Sino? Pragi ka? Wow! Eh, joke lang. Bakit mo kasi ako tinitignan ng ganyan? Nakikita ko kahit ano dito. Uy! Ma! Huwag kang ganyan! Oh, game. Camera ako titingin. Sa camera ka? Eh, magagawa ko. Di ko mapigilang tumingin. Wow! Wow, bana! So? Uy, ngayon lang ako nag-birthday ng okay talaga tayo. Actually, tinitake namin to ng December 11 na ng oras na. 3:30. Naging okay kami ng July. Simula nung namatay si Athena. Pero, noong mga panahon na yun, hindi ko na rin in-expect na magiging okay tayo nun. Diba? Mm-hmm. Sobrang dami nang nangyari sa amin. Siyempre, alam nyo na, sobrang toxic. Pero bago yung quarantine, kami kasi noon na hindi lang namin nalabas. Sinabi ko sa kanila na madaming beses na talagang nagiging okay tayo. Kaya lang hindi na lumalabas sa public. Tapos, ayun, nung namatay si Athena, sinusumpa ko siya that time. Ganon din siya sa akin. Hindi namin alam, parang biglang nagkaroon ng magic. Malay mo tayo talaga, di ba? Mm-hmm. Di ba? Pero siguro talagang si God na talaga yung... Kasi marupok. Hindi lang naman ako yung marupok, guys. Oo naman ako. Aminado naman ako. Na lalo na to. Kaya ako nagiging marupok kasi makulot din siya. Kumbaga si Athena yung way. Mm-hmm. Parang sabi siguro ni Athena, tangin na. Hindi ko na kaya yung nakikita ko sa inyong dalawa. Siguro siya nakikita niya ni God na meron pa kayong iaayos. Kung hindi naman talaga kami maayos ngayon, hindi naman ibibigay sa amin itong baby. Mm-hmm. August 7 yung nabuntis siya. Uh-oh. October 7 namin nalaman. Pero nagdududa na rin ako sa inyo na parang sabi mo, hindi ako mahiwalay sa kanya. Galit na galit talaga ako sa kanya pag nahiwalay siya. Kaya siya nagstay na dito sa bahay. Ito yung sobrang decidido na ako na ito na yun. Ito na yun. Sobrang dami kong realization sa buhay. Sobrang dami kong pagsisisi sa buhay. Sobrang dami kong mga bagay na nasayang yung mga nagawa niya sa akin. Yung mga sakripisyo niya sa akin na hindi ko nakita. Kasi ano eh, rockstar life eh. 'Di ba? Parang hindi pala ganoon ang buhay, hindi pala ganoon. Parang simula nung nalaman kong buntis si Seb, nagbago yung takbo ng buhay ko, man. Sobrang na-appreciate ko lahat yung mga maliliit na bagay na kailangan kong pahalagahan. Yung feelings niya, yun yung mga nasayang ko dati. Ako, aminado ako sa inyo. Kayo, nakikita niyo yun na sobrang bullshit kong tao na pati siya nadamay. Kagagawan ko eh. Inaayos ko na talaga na wala nang kahit anong bullshit akong ginagawa or pasakitin yung feelings niya. Alam niya yan. Alam niya yan. Tsaka, ayun guys, gusto ko maging masaya na lang din kayo sa amin. Dalawa kami bumalik na sa release back. Mas sobra pang mas masaya ngayon kasi magkaka-baby na kami. Last one! Diba? Last one na kami. Ang mga content natin yan, mga A Day with Buntis, mga ganun. Paano ko i-handle yung topak, mga ganun. Kasi sabi, dati, ako yung laging umiintindi. Sa totoo lang ha, mas mahaba na yung pasensya niya kasi mas malala na yung pagtatantrums ko eh. Kasi nga sa sitwasyon ko, yung mga bigla ko iiyak, ba't ka umiiyak? Yeah! Bakit ka nga umiiyak? Wala! Hindi niya na rin alam yung gagawin niya. Ayun, sabi ko kapag lumaki yung baby namin, palagi naming ipapaintindi sa kanya yung mga nangyari sa aming dalawa. In a good way, para, alam mo yun, hindi siya masaktan, hindi siya magtanong bakit ganito, bakit ganyan. Kasi laman na kami masyado ng... Sobra. Sobrang controversial naming dalawa eh. Ako kasi talaga yung klase ng tao na oo, marupok ako sa marupok ako. Pero hindi ko kasi nakikita yung sarili kong magpapalit-palit na lalaki. Or mapunta ako sa ibang lalaki. Hanggat maaari, kung sino yung mahal ko yung paglalaban ko yun, magtitiis ako doon. Mag-aantay ako ng tamang time. Siguro tamang panahon lang talaga. Ito yung nagbigay ng kulay ng lahat, lalo yung nagka-baby kami. Wala akong kailangan patunayan sa tao. Dapat sa sarili ko muna, patunayan ko na mag-aayos ako. Siguro, kaya binigay sa amin tong baby. Kasi alam ni God na nag-aayos na ako. Yeah. Simula nung naging okay kami, wala kaming naging issue ulit ni
said, talagang kung ano yung mga happy moments namin, sa amin na lang, hindi na namin kailangan i-ano. Sobrang saya lang sa feeling na ganito pala yun, ganito pala yung feeling nun. Lahat ng mga napapanood ko sa movie, yung haharap sa tata, yung namamawis ng lamig, tangin namin, naranasan ko yun sa totoong buhay, man. Isipin mo, sasabihin niya sa daddy niya na buntis siya, ako nag-aantay ako dun sa kotse ko, putang ina, pawis ako ng lamig, man. Hindi ko alam paano haharap sa tatay mo, kala ko bubugbugin ako ng tatay mo, pero ang sarap-sarap lang sa feeling, parang ang bless namin na ganun yung nangyari, naging okay sa lahat. Minsan pag dalawa lang kami dito sa kwarto, nag-uusap kami, sabi niya, maghihiwalay pa kaya tayo? Sabi ko, mag-aaway tayo, pero pilitin natin huwag maghiwalay. Nasa tamang edad naman na tayo, hindi na tayo naglalaro eh. Buhay na to eh, future na yung usapan dito eh. Ang dami namin plano, sa totoo lang, ang dami namin mga pakulong ibibigay sa inyo, lalo sa mga supporters naming dalawa. Kaya ayun, love. Ayun lang, ang importante lang doon ano, okay na sa lahat, makakahinga na ako. Yun yung gabi-gabi kong iniiyak. Ano mangyayari bukas? Ano mangyayari sa birthday?